malayo pinanggalingan ng ibon natin na to. Hindi na siya humekta dahil eto, mga bo, kalapatids. Yan, dumugo yung isang mata niya dahil. So, good morning, mga bo, kalapatids. So, ayan, nagbabalik para sa panibagong video na naman. So, abangan na naman tayo, mga bo, kalapatids. And then, yan, kung napapansin nyo sa likod, may nagka-problema na naman tayo sa kulungan natin. And then, para may konting thrill, nilagyan natin ng nakapuling yung ibang ibon natin. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung sino yung nakapuling natin, mga bo, kalapatids. So, mamaya, titingnan natin kung sino yung mauunang makakauwi, kung papasok ba tayo sa clocking. So, abang-abang na tayo para sa forecast natin. So, tara! So ayan mga bo, kalapatids. So kung napapansin nyo kagad sa intro pa lang natin, nakita na itong siguran na loft natin. So ito nga yung extension natin na hindi na natin natapos dahil kulang na nga sa budget. So ayan mga bo, kalapatids, nung umulan ng malakas and then may kasabay na hangin na malakas, ayan, nagka-problema tayo dito sa loft natin dahil wala pa nga yung brace niya sa gitna, yung nakalagay dito. Ayan o, yung nakapaganyan na flat bar, kaya nabasag kahapon. Kahapon nga po or nung makalawa. Ayun o, yung pinagbasagan nilagay natin dito. So, meron pa naman tayo extra hardy flex sa baba. Yun yung ilalagay natin dito. And then, bago natin ilagay, ilalagay muna natin ng brace. So, itong kabila, nilagay muna natin ng mga nakasandal na ayan, mating para hindi na mabasag, para hindi na matulad dito. So, ayan, hindi na sa mga pangyayari yan. Talagang gano'n, kasama talaga yan. So, sa pagka nagka-budget na tayo dito, lalagay na natin ng harang. And then, kakabit na natin itong harapan para magamit na rin natin. And then yan, yung bubong nga kasi nito, wala pa din. So dito, wala nang nakaiwang ibon. Or may nakaiwang ibon pala dito, which is ano na lang, si experiment breeding natin, yung anak ng pansy, at saka ano, racing pigeon. At saka isang, inakay natin, ayun o. So si Mariana Blue, binaba ko na dahil may ano, may brinid na natin siya. So yan, alisin ko lang yung harang dito. So may bumabalik kasi tayong isang ibon na pinamigay na natin, kaya hinaharangan natin para hindi na makuhang pumasok dito, hindi na mabatcher ng tuluyan. So, yan lang kasi sa malapit yun, kaya nagagawa pang bumalik sa atin. So, yan yung forecast natin, nakapag-forecast na tayo. Sabihin ko na rin sa inyo, para makapag-abang na rin tayo dun sa pwesto natin, dun sa abangan. So, yung forecast natin is ito nga, lalabas sa screen nyo. So, ayan. So, ang release point nga is sa Gimba, Nueva Ecija. Ang distance mula dun hanggang dito sa loop natin is 48.24 kilometer. Ang release time is kanina 6:40. Oras natin ngayon is 7:01 na ng umaga. Ito na ay ma-expected na pauwian. So 1,400 is 7:14. So 1,300 is 7:17. So 1,200 is 7:20. So 1,100 is 7:23. So 1,000 is 7:28. So 900 is 7:33. So 800 is 7:40. Sa 700 is 748. And then meron nga tayo ipinuling na dalawang ibon, which is si Taal at saka si Tuman. So si Taal, kaya naisipan ko ipuling dahil nung mga nakaraang pauwian, consistent naman siya, magandang umuwi. So napapansin ko kay Taal, pang malapitan niya tayo ibon na yun, pang short distance bird. So titingnan natin kung di siya magbabago. So sana di siya magbago para makakuha naman tayo ng ayuda. So punta na tayo sa abangan natin. Eto mga bo, kalapatids, may nagpa-apply na tayo ibon. Hindi ko alam kung ito yung nakapuling natin o ito yung mga pre-practice lang natin or training lang natin. At mukhang nagkamali tayo mga bo, kalapatids. Si Negi. Eto na siya, inunahan niya yung nakapuling natin. Eto, so namali na naman tayo ng pili sa pagpupuling. Ang umuwi ngayon is si Negi. Ayun o. Ayun, first bird natin, time of arrival, 7:39 AM. Ayan nga bo, kalapatids, so papasukin na natin yan. And then sana masundan ka agad to. So hindi yan yung naipuling natin, kamali tayo. So yung iba natin, wala pa, 900 na lang halos yung spy speedan natin. Yan pa lang yung napapauwi nating ibon. So wala pa siyang kasunod, wala na rin tubig yung lalagyan ng tubig sa loob niyan, mga bo, kalapatids. And then ito, may nagpa-apply, sino kaya to? Mali na naman. Si Zusto or si Potpot, mga bo, kalapatids, dahil checkered ang kulay niya. Tingnan natin kung ano yung kulay talaga. Ito, ayan mga bo, kalapatids. Sino to? Si Zeus. Ayan, mali na naman tayo ng pili. Ayan o,
Si Zush yan, mga bo kalapatids, dahil puti. Or si Potpot pala dahil may green. Ayan, ngayon ko lang napansin si Potpot tong second bird natin. So time of arrival niya 7:40 AM. So ayan, mali tayo ng mga pinuling. Yung mga pinuling natin, siyang nagbago ang lipad ngayon. Wala pa rin sila hanggang ngayon, mga bo kalapatids. So sa dalawa natin pinuling, which is si 2 months nga at saka si Tal, wala pa rin hanggang ngayon. Dahil tingnan nyo naman yung panahon natin doon sa pinaghagisan, sa pinag-releasean, which is sa gimba nga is super lulam. So ayan no, or super kulimlim ng panahon, walang araw. Kaya siguro nagbago ng lipad, kaya siguro nahihirapan sila ngayon. So di ko alam ba't nagkaganyan sila. Wala din naman tayo pinainom na gamot nung nakaraan, talagang training lang. Ayan, nagbabago. Ayan, kaya problema pagka sobrang dami nung nilalaro nating ibon, hindi natin mapili ng mabuti yung ilalaro natin. Eto, mga bo kalapatids, third bird natin, si Boy Dapo. Ayan na, time of arrival niya 7:49 AM. So yan, hindi natin gano'y nabutay pagdating dahil andito na nung nakita natin. So yan, no, nagbago ngayon lipad ng mga ibon natin dahil sa panahon natin. So nung nakaraang pauwian kasi, yung panahon natin ni super ganda, maaraw dito, and then tanaw na tanaw dito, mga bokalapatids. So yan, tatlo pala pauwi natin sa 10 natin sinampa. Titingnan natin kung makauwi pa yung 7 nating hinahantay na ibon. Ito mga bo kalapatids, pang 4 o pang 5? Pang 4 ibon natin is si Pilay. So yung napilay natin ibon, ayan na, time of arrival niya 7:52 AM. So ang nakauwi na nga natin is si Negi, si Potpot, si Boy Dapo, at saka yan, si Pilay, mga bo kalapatids. So mababagal nung nakaraan, silang mabibilis na ibon natin ngayon. So di nga ano nung ibon natin, di nga hiyang yung ganyang panahon. So ito, pang 5 o pang 6 na ibon natin, si ano, si Sunog. Ito na siya, mga bokalawatis. So yung nawala natin nung nakaraang pauwian or yung na-late ng uwi, isa ito na, nakikita na siya sa video ngayon, mga bokalawatis. Titingnan natin kung saan dadaan yan. Ayun, sakto-sakto pagdapon ni Sunog, mga bokalawatis, is nag-focus na yung pang-video natin. So yan, pang 5 yata ibon natin na umuwi yan. Ayan, time of arrival niya is 7:53. Okay ito mga bo kalapatids, pang-6 na ibon natin, si White Light, cut off na rin yan. Ayan, hintayin na lang natin makababa dito. Ayan, ayaw na na mag-focus. Ayan. So malayo pinanggalingan ng ibon natin na to, hindi na siya humekta dahil doon na lang galing yan sa likod. Ayan na mga bo kalapatids, so time of arrival niya 8:09 AM. So cut off na ibon natin na yan. Buti umuwi pa, pang-6 na ibon nga natin yan. So kung sino pa yung mga pinuling natin ngayon, siya pang wala. So si 2 months, si Taal, si Blue, tsaka nalimutan ko sino pa, isang kulang natin. So abang-abangan pa natin yun, tingnan natin kung makakauwi pa. Ito isang ibon natin na to, ang layo ng pinanggalingan, dito na lang galing, lumagpas na ibon natin na yan. Okay ito mga bok, time check 9:17 AM. So yan, nagpakain na tayo ng mga ibon natin, and then bigyan natin ngayon ng tubig ng baterya with probiotics yung bibigay natin ngayon. So yan, si Taal is nakauwi ng bokalawatis, hindi lang natin inabutan. So yan, bigyan muna natin inumin nila. Yan no, so uhaw na yung mga ibon natin. So ito mga bokalawatis, kakauwi lang natin galing sa may pinuntahan tayo mga bokalawatis. So time check 2:20 na ng hapon ngayon mga bokalawatis. And then yan, may nakauwi pa tayong isa dun sa tatlong hinahantay natin, or dalawa na pala, which is si ito si 2 months at saka si Zeus. So si Zeus ito mga bokalawatis, and then ito si 2 months. Bali ang kulang na lang natin ngayon is si Blue. So di ko alam kung saan napadpad yan. So yan, yung panahon natin is hindi pa rin nakikisama. And then bad news, ayan, kakahating ko, tingnan nyo yung bagong sampa nating ibon. Ayan, maayos pa dito. Tingnan nyo yung kabilang mata nya. Ayan, mga bok. Ayan. Ayan, oh. So, pasitabi po sa mga kumakain dyan. Ayan, oh. Dumuguyo isang mata nya dahil pagdating ko kanina dito, nakita ko nakalusot dito yan. Nakalusot yung kalahati ng katawan nya. And then dito, may nakatungtong siguro ibang ibon. Tinutuka-tuka siya, kaya yan. Nagka-ganyan yung isang mata nya. So ito, bali bababa ko muna yan mga bokalawatids para may recover natin. Ha? Tingnan nyo naman yung isang mata nya. Ayan, sabog na sabog, oh, nasira or sa muntik ng mabulag. So hindi pa naman siya bulag, nakakita pa rin yan. Gagamutin muna natin yan, lalagay natin doon sa nursery cage natin para
magamot natin para hindi pa lumala, para hindi na siya mabugbog. Bali, dito muna end to video natin na to. So sabi ko nga kanina, sa 10 natin sila pa, mayroon tayong siyam na pauwi. So not bad para sa mga simulang ibon. So yan, sa mga susunod sampa, babalik na naman daw para mabalikan yung mga nag-feathering na kalapati. So babalik yata sa gapan yung haggis. So titingnan natin kung makapag-pulling tayo ulit. Baka dun palahin tayo dahil kaninang maga, hindi nga maganda yung panahon, medyo makulimlim. Kaya siguro hindi nakauwi ng maayos yung mga ibon natin. So yung nag 1,000 na speed kanina is 3 lang yata or 5 mahigit. So ilan lang, and the 60 ko kinuha, puro 800 lang yung speed yata ng mga kalapatids. So bali, hanggang dito na nga lang to. Thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa masusunod pang video. Okay mga kalapatids, bye-bye!